Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ika-apat na kabanata. Tumigil sa pagkuha ng litrato si Isla sa Great Spin nang mapansin niyang kanina pa nakatingin sa kanya si Pores. Actually, ilang beses na niya itong nahuhuling ninanakawan siya ng tingin mula nang ikasal sila. At naalibadbara na siya. What? Kunot noong sita niya. Wala. Masama bang tignan ko ang asawa ko? Nakangising sagot nito. Hindi na siya umimik. She was too overwhelmed right now para makipagtalo. Bata pa siya noon nang pangarapin niyang makatapak sa Egypt. May fixation siya sa dessert pyramid at sa ancient civilization. And here, she was now damang-dama ng hangin ang Ehipto. Yun nga lang, may kasama siyang asungot. Akin ang kamera, kukunan kita, ani ni Pores. Excited siyang ibinigay iyon dito at nag-pose siya sa kung saan makikita sa background ang spins. Parang galak na galak namang kinukunan siya nito ng ilang litrato. Nang lumapit ang kanilang tour guide, nagpresenta silang kukuhanan silang dalawa ng magkasama. Akmang aayaw siya. Ngunit pinukulan siya ng masamang tingin ni Pores. Ibinigay nito ang digicam sa lalaking tour guide, saka tumabi ito sa kanya. Huwag mo naman akong ipahiya. Alam na mga kasama natin sa tour guide na mag-asawa tayo at nasa honeymoon. Inis na sabi nito. Sabay akbay sa kanya. Hindi niya napigilan ang mapasimangot. Nakadalawang click ang camera na magsalita ang tour guide. Okay, can I get a smiling face now? Ngingiting-ngiting request nito. Napatingin sila sa isa't isa. Kapwa pala sila nakabusangot ng kuna ng litrato. You look good together. Maybe much better when you both smile. Pangungulit pa ng tour guide. Dadagukan ko yan. Gigil na nasabi ni Isla. Ngumiti na si Pores. Nagsasabi lang siya ng totoo. Bagay naman talaga tayo. Oo na, ngiti na kong ngiti. Kinaya naman ang power niyang ngumiti ng todo sa picture noong araw ng kasal nila, diba? Iyakap po naman ang mga kamay mo sa akin na parang isang tunay na asawa, ana ng lalaki. Abay, daig mo pa ang na-shotgown wedding ah. Pinigil niya ang sariling magdabog. Iniyakap niya ang dalawang kamay sa bewang ng asawa habang kinukunan sila ng litrato ng tour guide. Ang mga piramid ang sunod nilang pinasyalan. Kalalabas lang nila mula sa loob ng Great Pyramid at Khufu, isang piriminado na open for public. At ang saya-saya ng pakiramdam ni Isla, hindi alintana ang init at alikabok ng paligid. I used to think I was an Egyptian princess in my past life, tila nananaginip na sabi niya. Really? Nangingiting saad ni Pores. What a coincidence, because I think I was an Egyptian royal guard who fell in love with a princess in my past life. Inirapan niya lang ito. Sumeryoso naman ito. At least we have something common. Sweetie, we both love Egypt. That's good. That's good start. I think we will have a fun and interesting marriage. Short marriage, diin niya. Huling gabi na ni na Isla at Pores sa Cairo at hindi maitago ng babae ang lungkot. She wanted to stay there longer. Ang dami pang atraksyon ang pupwede nilang puntahan. Pero ano ang magagawa niya? Wala siyang pera para ma-extend pa ng stay roon. Isa pa,
Kahit ibigay pa ngayon sa kanya ni Porres ang 2.5 milyon pesos, hindi niya iyon pwedeng gastusin sa luho. Kulang-kulang na 2 milyong piso ang dapat niyang bayaran sa kanyang madrasta. At ang matitira sa perang iyon ay gagamitin niya para makapag-umpisa uli ng bagong buhay sa Amerika pagbalik niya roon. Malungkot yata ang misis ko. May lambing na puna ni Porres. Tumabi ito sa kanya sa pagtayo sa tapat ng bintana ng hotel suite. Ayoko pang umuwi. Nakalabing sabi niya, huwag ka nang malungkot. Anito, gently patting her back. I have something for you that will make you happy. Fuzzled siyang napatingin dito. Ano naman? Kumindat ito. Kiss muna. Hinila niya ang isang tenga nito. Neck-neck mo. May dinukot ito sa bulsa ng cargo pants. 2 animoy mga tiket. Ano yan? Itinaas nito ang kamay na nakahawak sa mga tickets nang tangkait niyang agawin ang mga yon. Porres, ano mga yan? Halikan mo muna ako. Siya pa naman ang taong hate na hate ang surprise. Fine, this better be good. Pangit, or uuwi kang bitbit ang ulo mo sa Pilipinas. Ang lakas ng tawa nito. Napaka-bayulente mong tao. Manang-mana ka sa kuya mo. Pero magugustuhan mo talaga ito, Framis. Inabot niya ang mga labi nito and she gave him a soft, quick kiss. Tuwang-tuwa namang ibinigay sa kanya ng asawa ang hawak na tickets. Napatili siya ng masuri ang mga yon. Sonesta Moon, Goddess Nile Cruise. 4 nights and 5 days sa isang luxury cruise ship na magta-travel sa Nile River from Aswan to Luxor. At may titigilan pa silang mga tourist attraction gaya ng mga templo at mausoleo along the way. Oh my God! Tili niya at nagtatalong parang bata. A river cruise. She jumped so hard on him, throwing her hand around his neck. Sa impact ay napaatras ito at bumagsak sila sa ibabaw ng malaking kama. Tuwang-tuwang pinaliguan niya nang mumunting halik ang buong mukha ng asawa. Habang tawa lang ito ng tawa, she was giggling like a kid. Thank you. Thank you. Palatak niya at isinubsob ang mukha sa leeg nito. Okay lang sa'yo na share tayo sa room sa cruise? Tanong niya sabay haplos ng kanyang buhok. Oh, I won't mind. Tigib sa kaligayahang sagot niya, nag-angat siya ng ulo at tumingin sa mukha nito. I'm glad. I made you happy, Isla. Anitong smiling back at her, his hand on her back. It's the least things I can do para magpasalamat sa'yo sa pagpapakasal sa akin. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, Porres. Sinagip mo ko sa krisis. Paano kung nagsinungaling ako? Hindi ibigay sa'yo ang pera mo? She asked her jokingly. Inihampas niya ang tiket sa dibdib nito. Subukan mo lang. Lulutang ang katawan mo sa dagat. Saka siya naging aware sa kanilang ayos. Nasa ibabaw siya ni Porres. Magkayakap sila at magkalapat ang kanilang mga katawan sa kama. And gosh, pinaghahalikan pa pala siya sa buong mukha nito. Maingat na pinakawalan siya nito. Nahalata siguro na uneasy na siya. Tatawag lang ako kay kuya para ipaalam sa kanya na extend ang stay natin dito. Sabi niya to deflect the tension na nag-uumpisa nang bumalot sa kwarto. It was still a little dark, ngunit nagpa siyang lumabas si Isla mula sa kanilang suit ni Porres sa cruise ship. Iniwan niyang natutulog pa ang asawa. Suot ang ternong panjamas ay nagpunta siya sa sun deck upang hintayin ang pagsikat ng araw. Iniyakap niya ang mga kamay sa sarili at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Kanina
ay nagising siyang yakap ng asawa, and her body was peacefully nestled against his. She could feel his warm breath fanning her face, his heartbeat the warmth of his masculinity. Isang banyagang pakiramdam ang lumukob sa kanya ng sandaling iyon. Isang damdamin na ayaw na niyang lumawig pa o kahit ang alamin pa kung ano iyon. Isinaksak niya sa kanyang kukote na nagpakasalamang siya kay Pores dahil gipit siya. It was nothing but a marriage for convenience. Wala na siyang ibang dapat na nararamdaman pa. And she should not be so comfortable in this situation. Baka masanay siya. Hindi pwede yon. Sumisilip na ang ilang silahis ng haring araw na may mga kamay na banayad na humawak sa magkabila niyang balikat mula sa likuran. Ni hindi niya kailangang lumingon pa. Kabisado na niya ang mabango at preskong amoy. It was her husband. "Good morning, my sweetie wife," bati nito, sabay halik sa pisngi niya. "Morning," mahinang ganting bati niya. "Bakit mo naman ako iniwan sa kwarto?" Tila may tinampong tanong nito. "Hindi na kasi ako makatulog. Ayoko namang gisingin ka pa." She felt his hand gently sliding down to her sides, then rested on her belly as he pressed his hard body against her back. She didn't feel like protesting. Inihilig ba niya ang likod ng ulo sa balikat nito? Last day na ito ng cruise. Tila malungkot na bulong nito sa tenga niya. She then felt his lip on her neck, kissing her skin in a very sensuous way. She arched her head back. Pores, marahan siyang iniharap nito at hinuli ng bibig nito ang kanyang mga labi. She held his nape as she responded to his kisses. Their tongues danced with each other, their hand explored each other body. Nawala lahat ng reserbasyon ni Isla. Tinangay na ng mainit na hangin ng Ehipto sa kung saan buong buo siyang nakipagpalitan ng mainit na haplos at marubdob na halik sa asawa. "You are so beautiful," anas nito nang kumawala ang bibig nito mula sa kanyang mga labi. Humalik ito sa tenga niya. Pinaglaro ang dila at ngipin doon at pinaglakbay ang mga labi pababa sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang pagbukas nito sa dalawang butones ng kanyang pajama top, and his searing mouth journeyed down to her chest. She dug her finger into his dark hair. A strong sword of delicious purpose started to flag you her senses. Ngunit naputol ang mainit na sandali nang makarinig sila ng papalapit na mga yabag ng pasahero ng cruise ship. Dali-daling naghiwalay ang mga katawan nila at inayos niya ang sarili. Wala silang imikang nanatili roon at pinanood ang pagsikat ng araw sa disyerto. "Malaki naman ang kama ko. Pwedeng share lang tayo ron," suhestyon ni Pores habang inaayos ni Isla ang kanyang kama sa kwarto ng bahay ng asawa. Kadarating lamang nila galing airport mula sa honeymoon sa Egypt. "You wish," singhal niya. Idinikit nito ang katawan sa kanyang nanunukso. "Why, sweetie? Already lost the romantic mood?" Anito, brushing his lip on her hair. Siniko niya ito. The romantic ambience was left in Egypt. Pores, and there forever it will stay. "Ha?" Hindi na siya muling patatangay sa halik ng lalaking ito. "Never again." "Oos? Talaga?" Para nagahamong balik nito. "Tignan natin." Iniharap niya ito. "Wala ito sa usapan, Pores." "Alin ang wala sa usapan?" "You know what I'm talking about." "I'm afraid not. Remind me." "Intimacy," simpleng sabi niya. "Yeah, I remember."
Namumungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pero paano yan? We both know we can resist each other. Nagkape ka na ba? Hindi pa. Magkape ka na nga, okay? At tapang-tapangan mo ang timpla, baka sakaling nervyusin ka naman. Kahit konti sa mga pinagsasabi mo, tinawanan lang siya nito. Leave my room now, mariing pagtataboy niya. Make me, nang-aasar na tugon nito. Okay, sinikmuraan niya ito. Napaubo si Pores. Bakit ba napaka-bayulente mo? Bayulente lang ako sa mga balasubas na kagaya mo. Itinuro niya ang pinto. Now, leave. Hindi inaasahan ni Isla ang taong naghihintay sa kanya sa opisina ng resort. Si Gwen. Isang kibit balikat ang sagot ng kanyang kuya Elon sa nagtatanong niyang mga mata. Where's the money, Isla? Tanong kaagad nito pagkakita sa kanya. Umuwi ka dito sa Pilipinas para lang maningil? Humalikip-kip ito. Well, hindi na makapaghintay si Mami. We were wondering kung ano ang pinagkakaabalahan mo dito. So, naisip kong puntahan ka. She crossed her leg while sitting on the couch. Your dad told me na ikinasal ka na pala. So, who's the lucky guy? I will send the money to your mother bank account on Monday. All right. Hindi maitago ang pagkabanas na sabi niya. Ni hindi pa umiinit ang pera sa savings niya, ay hetot may haharbat na kaagad doon. She wants you to give it to me in cold cash. Fine, Gwen. Magwi-withdraw lang ako sa Lunes at ibibigay ko sa'yo ang pera. Pumasok sa opisina si Pores. What's wrong? What's wrong, sweetie? Tanong nito sa kanya, bahagyang tinapunan ng tingin ang kanyang stepsister. Kitang-kita niya kung paano nagkaroon ng firework sa mga mata ni Gwen pagkakita sa bagong dating na lalaki. Nothing, she answered her husband coldly. If you excuse me, madami pa akong gagawin. Paalam niya kay Gwen saka tinalikuran ito. Bad trip siyang tumuloy sa restaurant lunchtime nang pumunta roon ang kanyang kuya Elon. Nasaan si Pores? Tanong niya. Her husband told her this morning na sasabay itong mananghalian sa kanya. Sinamahan si Gwen para maghanap ng hotel na matutuluyan dito. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. What? Bakit siya mag-hotel? Sa pangkasinan lang nakatira ang kamag-anak niya ah. At bakit kailangan pa siyang samahan ni Pores? Sorry. Iprinisinta ko naman ang sarili kong samahan ko siya. Pero si Pores daw ang gusto niyang makasama. I knew it. Sinasabi ko na nga ba eh. Iba ang tingin ng hitad na yon sa asawa ko. Nasa po ni Isla ang noo. God, will she ever stop doing this to me? Naging misyon na ng babaeng iyon ang agawin ang lahat sa buhay ko. Tumawa si Elon. Look at you. Kung magsalita ka, parang ang tunay mong asawa si Pores. Tunay ko siyang asawa, kuya. Giit niya. Sa papel, oo. Nakakuyom pa rin ang mga kamay niya. I will not let her steal my husband. Malalim na ang gabi nang umuwi si Pores. Tahimik lang si Isla na nanunood ng TV sa sala. You still awake, bati sa kanya ng asawa. Halata ba? Sarkastikong sagot niya. Umupo ito sa tabi niya. I'm sorry, ginabi ako. Kinulit kasi ako ni Gwen na mamasyal sa bayan. Pumayag ka naman. Isla, hindi naman magandang hayaan na lang nating mag-isang lumalaka dito ang stepsister mo. She's not familiar with this place. Wala siyang ibang kakilala dito. Baka mawala siya o mapano dyan. Hindi siya umimik. Iniwan ko siya sa hotel sa kabilang bayan. Pinatay niya ang TV. Sana man lang nag-text ka o tumawag sa akin. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Hinanakit niya. I'm sorry.
Humalik ito sa sintido niya. Namatayan ng battery ang CP ko. I forgot to recharge it last night. Whatever, mabinin itong ipinaling ang kanyang ulo paharap dito. Talaga? Nag-aalala ka sa akin? Tipid itong nakangiti at may naaninag siyang pag-asam sa mga mata nito. Nagbaba siya ng tingin. Yun ba ang sinabi ko? Pwes, binabawi ko na. Tumayo na siya at iniwan ang lalaki sa sala. Napasimangot si Isla nang matanaw ang kanyang stepsister na nasa harap ng restaurant. Lulunurin na niya ito sa dagat eh. Hi Isla, bati nito na tinanguan lamang niya. Forrest told me I can eat her for free. Sayang nga lang at hindi tapos sa mga cottage. Pwede daw akong mag-stay sana doon ng libre din. Ang kapal talaga. Sarap katamin ang mukha. At bakit ba parang sobra-sobra naman yata ang accommodation na ibinibigay rito ni Forrest? Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng restaurant. Nakabuntot naman si Gwen. Mayaman pala ang napangasawa mo. Sa kanya ba galing ang perang ipambabayad mo sa amin? Hindi siya nagkomento. And he's sexy ha? Kinikilig pang dugtong nito. Pinilit niyang huwag maapektuhan sa mga pinagsasabi nito. Alam niyang balak lang siya nitong inisin. Well, kung nakuha ng babaeng ito ang kotse niya at naagaw ang mga lalaking gusto siyang i-date noon, that was because she let her. But now, dadaan muna ito sa ibabaw ng kanyang bangkay bago nito maagaw mula sa kanya ang asawa niya. Okay. Sa papel nga lang sila mag-asawa ni Forrest. Pero legally married pa rin sila. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao pag naagaw ito ni Gwen? Paano na lang ang reputasyon niya? Sa maghapong iyon ay hindi niya hiniwalayan ang asawa. Takang-taka naman si Forrest. Wala ka bang gagawin sa restaurant? Ipinagtatabuyan mo ba ako? Muli siyang tumanaw sa bintana ng opisina ng resort kung saan kitang-kita si Gwen na nakadapa sa isang beach towel. She was even braless. Wala talagang kahihiyan. Hinila niya pababa ang Venetian blind. Hey, bakit mo ginagawa yan? Didilim dito sa loob. Umingo siya. Di buksan mo ang ilaw. Alam mo namang cost-cutting tayo ngayon. Lumapit ito sa bintana at muling itinaas ang Venetian blind. Gusto mo lang matanaw ang Twin Peak. Patutsada niya na ang tinutukoy ang malulusog na boobs ng mahaderang stepsister. Do I sense some jealous in the air? He teased. She scoffed. Jealously ka dyan. Ayoko lang mapahiya sa mga tao, okay? Kailan lang tayo ikinasal? Huwag ka namang mangloko ng ganito kaaga. Sino bang nanloloko? Saka, hindi naman kita ipagpapalit sa Gwen na yan. Hinapit siya nito sa bewang. You're way more beautiful than her. And before she could protest, nasakop na ni Forrest ang mga labi niya. Sa kabila ng mainit niyang pagtanggap at pagsagot sa halik ng lalaki, ay gusto niyang batukan ang sarili. Ano ba ang mayroon sa halik nito at hindi niya matanggihan? Nang may kumatok sa pinto. Nagsilbi naman iyong parang tubig na pumatay sa apoy na nag-uumpisa ng magningas sa pagitan nila. At dito na po nagtatapos ang ika-apat na bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!